Good day, Kabalista! Pag-uusapan natin ngayon kung ano ang pagkakaiba ng defense rate sa evasion at attack rate sa accuracy. Marami ang nalilito kung ano ang pagkakaiba ng defense rate sa evasion at attack rate sa accuracy. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa defense rate at evasion. Ang defense rate ay pangunahing nakukuha sa paglalagay ng stat points sa dexterity, pagsusuot ng armor o sa pag-a-upgrade ng passive skills. Ito ang dahilan kung bakit nabablock natin ang atake ng ating kalaban. Ang evasion naman napakahirap kunin, ang isang paraan dito ay maglagay ng maraming points sa ating dexterity, maaari naman itong makuha sa magagandang accessories. Ito naman ang dahilan kung bakit maaaring mag-miss ang atake sa atin ng kalaban, mas maganda ito kumpara sa defense rate. Pag-usapan naman natin ang pagkakaiba ng attack rate sa accuracy. Tulad ng defense rate, ang attack rate ay makukuha din sa paglalagay ng stat points sa dexterity. Maaari din makuha ito sa weapons, runes at passive skills. Kasing tulad ito ng defense rate, mas mataas na attack rate, mas mataas din ang chance na hindi mabablock ng kalaban ang iyong atake. Ang accuracy naman ay parallel ng evasion, tulad ng evasion, mahirap din itong kunin. Kapag mataas ang accuracy mo, mas mababa din ang chance na mag-miss ang atake mo sa kalaban. Ang accuracy ay hindi makukuha sa paglalagay ng stat points sa dexterity, tanging sa items at runes lamang ito makukuha. Dahil napakahirap magkaroon ng mataas na accuracy, hindi tulad ng attack rate, kabaligtaran ito ng accuracy, dahil napakadali lang nitong pataasin, kaya naman masasabi natin na ang evasion ay napakagandang defense stats ng character mo kaysa sa defense rate. Ang lahat ng stats na ito ay napaka-importante sa laro, pero nasa sayo pa rin kung anong nababagay sa laro mo. Sana nakatulong sayo ang video na ito, pakisunyong i-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para updated ka lagi sa mga videos ko.